So hello sa inyo mga pampam, welcome back to my YouTube channel, Mr. Pam TV. So nandito tayo sa tour di Taiwan. So kasali dito ay ang pambato natin ng 7-Eleven na si Marcelo Felipe, yung ating team captain. Kasama sina Nicole Pareha, Rench Michael Bundok, John Richard Salazar, John Ricard Cueva at si Gilbert Valdez. So ano sila dito? Lima. So lima lang, kaso anim yung pangalan na binigay dito. So di natin alam kung sino dito yung tawag dito, yung reserve player. So di natin alam kung sino-sino yung nandito sa loob ng mismong karera. So tingnan na natin pati yung number, wala rin tayong pagkakilan lang kung sino nandito. So ito na mga papa, mag-start na yung ating laro. Ito na, bumusina na, project na ang umpisa na yung laro natin. Ito na, kanya-kanya na to. So ito, papasok natin dito sa mismong laro kung saan nangunguna dito ay ang I think Kuwait yung nadadala dito. Ito, Kuwait, ayan, bumuka, palit. So ang laro nito, ito stage 1. So hanggang ito, stage 5. So saan natin matatapos to ay Webes ng so kanina ang laro ay 10 AM. Kasunod na sa Webes, din natin alam kung anong oras mag-start yung laro. Pero siguro parang pares lang yung oras din. Magkakaiba lang kung anong oras matatapos dahil iba-iba yung haba ng laro na to. So ang haba ng laro na to ay nasa 90 kilometers yan. So ito, nasa 79.7 kilometers na. So ito, in-skip ko lang na skip na ako. Papakita ko lang sa inyo pinakamahalagang nakaganapan dito sa mismong karera ng Tour di Thailand. So saan yung 7-Eleven ay nandito sa kalahok dito kasama. So isa lang yung isang team lang yung kasali dito. 7-Eleven lang yung Gopo Gold, wala. So yun lang, 7-Eleven. Oh, dito ang nadadala ay ito, blue jersey with white yung sleeves. So di natin alam yung pagkakinanlan ng bawat grupo. So mamaya papakita ko sa inyo yung jersey ng bawat bansa, kulay-kulay nila kasi may kulay yung nila. Yung wala rin kasing nakalagay na watawat dito sa bawat jersey nila, kaya di natin alam. So ito, may nakita tayo ito, 7-Eleven. Di natin alam kung sino to, si Marcelo Felipe pa. Ito, nandito sa harapan, ayun, bumuka, palit. Kuwait naman nagdadala ngayon. So 75.8 kilometer. Ayan, ito naman, itong laro natin, puro skip lang to. Dahil ipapakita ko lang sa inyo yung mahalagang kaganapan dito sa sa Tour di Taiwan. Tour di Taiwan. So napakaganda ng kalsada dito, makinis, tapos yung atmosphere ay napakaganda rin, linis talaga, talagang maliit lang yung Taiwan pero napakaganda ng bansa. Tsaka in first doon sa itong live coverage sila ay napakalinaw din. So ayan, kitang kita mo kahit napakalayo ay malinaw yung tao. So eto na, umagwat yung isa. Umagwat. Anong bansa kaya ito? Ito siya, umagwat. So kanina nakadikit lang siya sa sa mismong peloton. Umagwat na siya, medyo nasa mahigit, nasa 100 meters siguro layo. Dito may 7-Eleven ba tayong natatanaw? Ayan, nasa bungad lang, nasa harapan. Umagwat na si kuya. So second group natin ay binubuo ng 2, 4, 6, 8 rider ang nasa second group. So ito naman ang ating breakaway. Ayan na, inaabot na siya ng ating second group. Ayun na, nandikitan na rin. Nandikitan. Malapas lang ng ilang minuto ay nandikitan din si kuya. Ayan. So nasana sila ito, may 10 ang ating first group. Nabuo ulit ng kaninang breakaway, naabutan. Nabangan natin kung nasaan banda dito yung ito, 7-Eleven number 95. Sino kaya yung number 95 na yan?
So number 95, sinong rider kaya itong nandito? 7-Eleven, nasa bandang likod. Kasama siya ng ating breakaway, ha. Ay, breakaway ng first group, nasa sa first group. So edyon, nagkakalat sila dito, bandang harapan. Ilan ba siya? Mga 12 ba sila? 12? Sa ayan, ang bilang nila. So ito kulay blue ulit ang nagdadala. Kanina yung blue with white manggas yung nagdadala. Ito yata yun. So ito na may namuong dalawang breakaway. Dalawa sila, dalawa. Dalawang nasa unahan, dalawa ang umabante, umagwat. At dito naman ay nahati sa ano, sa dalawang grupo yung andito sa likuran. So ito sila, dalawa. Breakaway natin, meron silang agap na 0.15 kilometers ba yun? Bag, ganun. Ayan, dalawa, medyo malaylayo ang inagwat. Malaylayo konti. So ang ating peloton dinadala, ito kanina yung breakaway, itong kulay puti na manggas na yan, nagdadala kanina. Tapos inabot. Tapos may namuong dalawa. Ito ang umabanting dalawa, ang breakaway natin. Dalawa. Trinity ang sponsor ng jersey. Dalawa. Dalawang asul ang nasa unahan. So ang kalok dito ay nasa 20 countries yung hindi 20 countries, 20 cycling team yung kalahok dito. So Japan, sa Japan yata apat yata yung team na kasali nila. Tapos sa mayroon pang merong ibang bansa na marami yung maraming team yung sumali. So parang kagaya na sa atin, nakaraan lang laro ng ng Tour de Thailand na merong dalawang kalahok, yung kung saan yung laro din yung GoPro Gold, tapos itong 7-Eleven. Tapos sa 7-Eleven yung nang ibabaw nung Abril, kung saan itong si Marcelo Felipe nga ng 7-Eleven ay naging best ASEAN rider. So nag-uwi siya sa Pilipinas, best ASEAN rider. Parang back to back ASEAN rider si Marcelo Felipe. Tapos ngayon nalaban siya ulit dito as a team captain ulit dito sa Tour de Taiwan. So ang laro nito mula ngayong Linggo tapos hanggang Lunes, Martes, hanggang Webes. Ano date ba yung Webes? So ito nakaagwat pa rin yung dalawa. Meron na lang 25.1 kilometer. In-skip na natin to. Kaya sabi ko sa inyo, skip lahat ng mapanood nyo dito ay in-skip ko na kung saan papakita natin sa inyo yung pinamagandang kaganapan dito sa karera ng Tour de Taiwan. So andito pa rin yung dalawa, breakaway pa rin. Yung gap nila ay nasa 1 kilometer. 1 kilometer. Number 91 nakasunod sa second group. 91, number 91, 7-Eleven nasa second group siya, nasa second group. Sino kaya yon? Yun na kaya si Marcelo Felipe. Ay, ito yung dalawa. Ang 21 kilometer, medyo malaylayo pa to. One fourth ng buong karera. At chinatsaga nila dito. Wala kanina pa to, ah. Mga halos kalahati ng karera ay magwat na sila. Tapos 21. Ito 20.9 ah. In-skip ko na at dinala ko na kayo sa dito sa malapit-lapit na. Dahil paulit-ulit lang naman yung dalawa pa rin yung breakaway. So dinala ko na kayo dito sa 14.5 kilometer na lang. Kung saan yung dalawa ay nandun pa rin sa harapan. Hindi pa rin napapalitan. At itong grupo ay nag-abol. So kanina ay 1 kilometer.
naging 46 na lang. Naging 0.46 kilometer na lang. So eto na, 10.2 kilometer. Nabutan na yung dalawa at nabuo na yung grupo dito. Ayan na, malapit na abutan tong dalawa. Tinatsaga na ng peloton na abutan to. Eto, nagpahinga na yung isa. Nagpahinga na at mabante ang isa. Ang yung Trinity ang jersey. Anong bansa ba yon? Parang England. England tong bansa na to. Yung nasa ito, yung number 24. Ito. Kasi yung watawat nila parang ano, kahawig na England nga yata. England. So ito, sinusolo niya na dito dahil yung kapalitan niya kanina ay wala na. Huminto na. Kumalo na dito sa peloton. So 2.4 kilometer na lang mga kapampam. Tsinatsagya pa rin nung nasa breakaway. Itinuloy niya yung pinaghirapan nila. So ito, 0.3 kilometer na lang po mga pampam. Dadali ko na kayo dito sa mismong finish line. So ito na, 0.2 kilometer, 200 meters na lang to. Ito na, magbabakbakan na. Ito na, sinong kukuha ng top 3 natin? Ito na, ito na. Ito na, dalawang asol yung nasa harapan. Dalawang pulay nasa likod. 7-11 na kaya to, 7-11. Ito na, Thailand. At ayun, tumaas ang kamay ng Pinoy. 7-11, palagi yung 7-11 yun. Ayun, naka green yung ano, green yung ano, guwit dito sa may dibdib, kaya 7-11 talaga. Ayun na mga pampam, nakapasok na nga dun sa ano, sa ating ito, titignan natin sa replay kung pang ilan yung ating 7-11 na ayan, asul, sumunod ay isang pula. So eto na, so pangatlo ang 7-11, pangabat yung Thailand. So ayun mga pampam, no, kanina nakikita natin itong 7-11 ay bandang likod, bandang gitna, pero ito pumasok siya dito sa top 3. Pumasok siya sa bandang last 500 meters. Mabante siya dito sa harapan at kinuha niya itong pangatlo. So halos konti lang din yung lamang niya dito sa Thailand, oh. Kung makikita nyo, andito siya sa bandang likod. Bumulusok siya ng bumulusok. Tinagos niya pa yung isang dilaw. So ayun, taas ang kamay, mabuhay ang Pinoy. 7-11, Marcelo, Felipe, pasok sa top 3. So ayan, number 91 siya ngayon kanina. So congrats Marcelo, Felipe.